Kamusta mga ka-jobos? At welcome back muli sa aking channel. At for today's video, nakita nyo sa thumbnail ng vlog na to kung ano yung ating pag-uusapan. At yun nga, dito ngayon ay may dalawa akong power twister. Isang solid bar at saka isang adjustable power twister. Alin nga ba dito sa dalawa ang pinaka the best? So itong dalawang to, ang masasabi ko ay parehas na maganda, pero may isa akong hindi ko lang nagustuhan sa alin sa dalawa na to. Yun yung ating pag-uusapan sa araw na to. Okay, bali tamang-tama rin tong video na to sa mga mag-uumpisa pa lang nagagamit ng power twister. So meron silang guide kung alin nga ba ang kanilang ipiliin sa dalawa. Siguro unahin ko tong solid bar. So ito, the best tong solid bar na to. Talagang sobrang tigas niya. At sa solid bar na power twister, marami kang mga position na magagawa na workout gamit ang solid bar na to. Yeah. Dahil nga sa power niya, yung strength, yung tigas ay napaka-solid. Dahil pag ito'y binaluktot mo, gaya na ito, pati pagbitaw mo ay malakas ang pitik. Yan. Kung gaano kabigat yung pag-press mo, yan, sa U-up, and then pagbaba mo, ay ganun din kalakas. Kaya talagang solid yung pump sa chest, sa upper body natin. At sa pangalawa namang nagustuhan ko sa solid bar, mga ka-jobos, yung position ng hawakan, yung handlebar niya. Yan. So talagang full range of motion pagka nag-workout ka. Unlike dito sa adjustable, tingnan nyo yung diferensya. Ayan o. Maikse. And then, bukod sa maikse, iba yung position ng kamay mo. Ayan, dito. Ayan, ganyan lang. Ayan, sobrang close niya. Ayan, sobrang close. Kaya pagka pinrest mo siya, ayan, halos yung pagtiga mo ay nasa isang dangka lang. Ayan, paglapat mo, parang isang dangka lang. Hindi gaya ng solid bar. Tingnan mo naman. Ayan, o. Dalawang dangka lang mahigit. Eto, isa't kalahati lang to. No? Ayan. So, yun yung isa sa nagustuhan ko sa solid bar. The best yung kanyang handling position. Ayan. At saka yung tama niya, para siyang double impact. Pag pinrest mo, may tama siya sa muscle. And then, lalo na pagka bitaw mo, ay may tama rin sa muscle natin. At sa pangatlo namang nagustuhan ko sa solid bar, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, marami kang workout position na magagawa dito. Sa U-up, U-down, tapos sa back naman, yan. Tapos sa overhead, yan. Tapos sa bicep, maganda yung handling niya pagdating sa mga workout position. Yan, bicep. Tapos sa tricep, maganda siya pang tricep. Kasi nga maganda yung maganda yung handling niya, naka-straight. Kaya talagang nagustuhan ko yung power twister. Kaya nga sa sobrang kagustuhan ko nito ay nasisira agad yung handle niya. Kasi ito yung madalas kong gamitin kaysa sa adjustable power twister. So ito ay talagang goods na goods sa akin. Kung i-rate ko, 10 out of 10 to. 10-10 yung may score ko dito sa solid bar na power twister. Alright, natapos na tayo sa solid bar. Dito naman tayo sa adjustable power twister. Okay, una kong nagustuhan sa adjustable power twister ay ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5-in-1 na siya. Ibig sabihin ng 5-in-1, pwede mo na siyang i-adjust ng iba't ibang bigat sa limang kategory, 20, 40, 50, 80, and then
100. Ito yung nagustuhan ko dito. Nai-adjust mo na siya ng iba't ibang bigat sa isang machine lang, sa isang power tweezer lang. Sa mga solid bar naman ay kailangan mong magkumpleto ng yung sa akin 40, 50 at saka yung DIY ko na 120 kg, sobrang dami. Ito naman ay isa lang. Yun yung unang nagustuhan ko sa adjustable power twister. Sa pangalawa naman na nagustuhan ko rin sa adjustable power twister, yung adjuster niya ay talagang mapipil mo yung iba't ibang intensity ng timbang or level ng power twister. Talagang mabigat din siya. Mabigat din siya at sure na makakapag-build ng muscle ito, itong adjustable power twister. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng kanyang pagkakagawa. Talagang i-adjust niya siya ng iba't ibang level. Maganda rin to sa beginner. Meron siyang hanggang 20 kg. Talagang ano siya, quality. Ito, solid na bakal. Tapos itong handle niya ay plastic. Tapos, ito namang strap, kahit hindi mo nito isuot, at sure naman na hindi ka pipitikan nito. Mahina yung ano niya, itik niya. Mas mabigat yung kanyang pag-press. Yun, yun yung nagustuhan ko sa adjustable power twister. At sa pangatlo naman, mga kajobos, ito naman yung ano, parang hindi kubet sa adjustable power twister. Yun nga kanina sa unang video natin ay nabanggit ko yung pagpitik niya. Okay, honest review to about sa adjustable power twister. Itong adjustable power twister, mga kajobos, sobrang hina ng ano yun to. Sobrang hina ng negative. Mas mabigat yung kanyang ano, pag-press. Yan, pag ganyan. Pero pag-release, wala na. Wala na siyang bigat. Ayan o. Wala na siyang bigat. Yun yung hindi ko nagustuhan sa adjustable power twister. Lalo na kapag in-adjust mo siya sa pinakang mababa na timbang, 20 kg, halos wala ka nang mararamdaman na ano, pwersa pagbalik na ganyan. Yun yung hindi ko nagustuhan dito. Hindi kagaya ng solid bar, pag pinrest mo and then pag binalik mo ay talagang napaka solid ng tama sa muscle, kasi kung gaano kabigat yung pagbalot ko ay ganun din yung pagbalik ng power twister. Yun yung isang hindi ko nagustuhan dito sa adjustable power twister. At isa pa rin na hindi ko nagustuhan, mga kajobos, sa adjustable power twister, ano to pang sarili ko lang to ah. Yun lang yung experience ko sa adjustable power twister. So yung pangalawang hindi ko nagustuhan dito ay may limit yung position ng workout. Hindi kagaya nung sa solid na power twister. Mahirap mag tricep dito. Ayan o. Napakahirap. Yan. Hindi mo siya may sasandal sa ano, sa dibdib mo. Mahirap siya. Mahirap. Ayan o. Hindi kagaya na ito. Hindi kagaya ng solid. May sasandal mo siya. Ayan. Kaya madaling mag-tricep dito. Dito ay talagang komplikadong mag-tricep workout. Ito yung hindi ko nagustuhan sa adjustable power twister. Ayan. Mahirap mag-tricep. Tapos sa bicep, ganun din. Yung position, hanggang dito lang. Ayan o. Hanggang dito lang siya. Ayan. Hindi gaya nung sa solid. Nasa baba. Tapos, iangat mo.
talagang ano, naka-design sa full range of motion. Okay. Isa yun sa hindi ko nagustuhan dito sa ano, adjustable power tester. At yun mga ka-Jobos, doon naman tayo sa presyo ng power tester na dalawa na to. So, 1 year ago, nabili ko to na sa 600 plus kasama yung shipping fee sa Lazada. Tapos, ito namang mga solid bar. Ilan yung solid bar ko? 3 pa lang to eh. Kulang pa ako ng 20 at saka 30. So, 5 ano rin yun, 5 magkakaibang timbang. So ito nagkakahalaga ng 150 pataas eh. At yung ano, yung ibang timbang din halos ganun din. Hindi siya nagkakalayo ng presyo sa 60 kilogram. So hindi nagkakalayo ng presyo. So nagkakatalo lang talaga sa mga workout position. Tapos yung bigat niya. All good naman yung bigat niya. Ayan. All good naman yung bigat niya. So siguro may rate ko rito, ano, 10 out of 7 lang sa adjustable. Dito, 10 out of 10. Yan. Kayo na bahalang pumili sa mga magsisimula pa lang na magpapower tester workout. Kung ano yung gusto nyo rito. Kung yung 5-in-1 ba, or yung individual yung timbang. So marami kang o-orderin sa Lazada or Shopee. So dito ay isang order mo lang. Wala ka nang iintindihin. Pero sa power naman ay mas goods to kaysa dito. Kasi ito nga ay halos kalahati yung nawawala sa power niya. Kasi yun nga, yung pag-release. Yan, yung pag-release ay wala nang pwersa. Samantalang dito ay talagang solid. Kung gaano kabigat yung pag-press, ganun din kabigat yung pag-release ng bigat ng power tester. At yun mga ka-Jobos, sana yung nakatulong sa inyo yung ginawa kong video. At kayo nang bahalang pumili kung anong mas type nyo sa dalawa na to. At least ay nabigyan ko kayo ng basic na review or impression about sa dalawang power tester. So thank you sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nag-subscribe, huwag niyo pong kalimutang suportahan yung aking channel by clicking the subscribe button. So shoutout po sa ating mga silent viewer, OFW, at sa mga nananatili na suporta simula day 1 hanggang ngayon. Okay? Shoutout po sa lahat at lagi po kayong mag-iingat. Peace out.